Ang sagot na Dornish ay dumating sa susunod na taon, nang pinangunahan ni Lord Fowler ang isang hukbo sa pamamagitan ng Princess Pass at papunta sa Reach, gumagalaw ng napakabilis na nagawa niyang sunugin ang isang dosenang nayon at makuha ang malaking kastilyong hangganan na Night Song bago na pagtanto ng mga Marcher Lords na ang kalaban ay sa kanila. Nang ang balita ng pag-atake ay umabot sa Old Town, ipinadala ni Lord Hightower ang kanyang anak na si Adam nang may malakas na puwersa upang kunin muli ang Night Song, ngunit ang mga Dornish ay inaasahan ang bagay na iyon. Ang pangalawang hukbong Dornish sa ilalim ni Sir Geoffrey Dane ay bumaba mula sa Starfall at sinalakay ang lungsod. Masyadong matibay ang mga pader ng Old Town para madaig ng mga Dornish, ngunit sinunog ni Dane ang mga bukid, at nayon sa loob ng 20 liga sa paligid ng lungsod, at pinatay ang nakababatang anak ni Lord Hightower, si Garman, nang manguna ang bata sa isang sortie laban sa kanya. Naabot ni Sir Adam Hightower ang Night Song at nalaman lamang na inilagay ni Lord Fowler ang kastilyo sa tanglaw at ang garrison nito sa espada. Si Lord Caron at ang kanyang asawa at mga anak ay dinala pabalik sa Dornay bilang mga bihag. Sa halip na ituloy, bumalik kaagad si Sir Adam sa Old Town upang paginhawahin ang lungsod, ngunit si Sir Geoffrey at ang kanyang hukbo ay natunaw din pabalik sa mga bundok. Hindi nagtagal ay namatay si Old Lord Manfred Hightower. Si Sir Adam ang humalili sa kanyang ama bilang Lord of the Hightower, habang ang Old Town ay sumigaw para sa paghihiganti. Inilipad ni Haring Aegon ang Balerion patungong Highgarden upang makipag-usap sa kanyang Warden of the South, ngunit si Theo Tyrell, ang batang Panginoon, ay nag-aatubili na pag-isipan ang isa pang pagsalakay kay Dornay pagkatapos ng kapalaran na sinapit ng kanyang ama. Muli na namang pinakawalan ng hari ang kanyang mga dragon laban kay Dornay. Si Aegon mismo ay nahulog sa Skyreach, na nangakong gagawing, isang pangalawang Harrenhal, ang upuan ng Fowler. Nagdala sina Visenya at Vigar ng apoy at dugo sa Starfall. At muling bumalik sina Rhaenys at Myr Axes sa Hellholt kung saan nangyari ang trahedya. Ang mga dragon ng Targaryen, pinalaki at sinanay sa labanan, ay lumipad sa mga bagyo ng mga sibat at palaso sa maraming pagkakataon, at nagdusa ng kaunting pinsala. Ang mga kaliskis ng isang may sapat na gulang na dragon ay mas matigas kaysa sa bakal, at kahit na ang mga palaso na tumama sa bahay ay bihirang tumagos upang makagawa ng higit pa sa galit sa mga dakilang hayop. Ngunit bilang Myr Axes, nakabangko sa itaas ng Hellholt, isang tagapagtanggol sa tuktok ng pinakamataas na tore ng kastilyo ang nag-trigger ng isang scorpion, at isang yarda na bakal na bolt ang nakahuli sa dragon ng Rhaena sa kanang mata. Hindi kaagad namatay si Myr Axes. Ngunit bumagsak sa lupa sa mortal na paghihirap, sinira ang tore at isang malaking bahagi ng kurtinang pader ng Hellholt sa kanyang kamatayan. Kung nalampasan man ni Rhaenys Targaryen ang kanyang dragon ay nananatiling isang bagay ng hindi pagkakaunawaan. Ang ilan ay nagsasabi na siya ay nawalan ng upuan at nahulog sa kanyang kamatayan, ang iba na siya ay nadurodge sa ilalim ng Myr Axes sa bakuran ng kastilyo. Ang ilang mga account ay nagsasabi na ang Rhaena ay nakaligtas sa pagbagsak ng kanyang dragon, para lamang mamatay ng mabagal na kamatayan sa pamamagitan ng pagdurusa sa mga piitan ng mga Uller. Ang tunay na kalagayan ng kanyang pagpanaw ay malamang na hindi malalaman, ngunit si Rhaenys Targaryen, kapatid at asawa ni Haring Aegon ay namatay sa Hellholt sa Dornay noong 10 taon pagkatapos ng pananakop. Ang sumunod na 2 taon ay ang mga taon ng Dragon's Wrath. Ang bawat kastilyo sa Dornay ay sinunog ng 3 beses. Habang paulit-ulit na bumalik sina Balerion at Vigar. Ang mga buhangin sa paligid ng Hellholt ay pinagsama sa salamin sa mga lugar, napakainit ng maapoy na hininga ni Balerion. Ang mga Panginoon ng Dornish ay pinilit na magtago, ngunit kahit na iyon ay hindi bumili sa kanila ng kaligtasan. Si Lord Fowler, Lord Vaith, Lady Toland, at 4 na magkakasunod na Lords of the Hellholt ay pinaslang, sunod-sunod, dahil ang Iron Throne ay nag-alok ng pantubos ng isang Panginoon sa ginto para sa ulo ng sinumang Dornish Lord. 2 lamang sa mga pumatay ang nabuhay upang mangolekta ng kanilang mga gantimpala, gayunpaman, at kinuha ng mga Dornishmen ang kanilang mga paghihiganti, na binayaran ang dugo ng dugo. Si Lord Conington ng Griffin's Roost ay pinatay habang nangangaso, si Lord Mertens ng Mistwood ay nilason kasama ang kanyang buong sambahayan sa pamamagitan ng isang tasa ng Dornish wine, si Lord Fel ay nabalot sa isang brothel sa King's Landing. Hindi rin exempted ang mga Targaryen mismo.
Ang hari ay inatake ng 3 beses, at bumagsak sana sa 2 sa mga pagkakataong iyon ngunit para sa kanyang mga bantay. Si Queen Visenya ay itinakda sa isang gabi sa King's Landing. 2 sa kanyang mga escort ang napatay bago si Visenya mismo ang pumatay sa huli umaatake kasama si Dark Sister, ang pinakakasumpa-sumpa na gawa ng madugong edad na iyon ay naganap noong 12th act, nang si Wild ng Wild, ang widow lover, ay dumating nang hindi inanyayahan sa kasal ni Sir John Caffarin, tagapagmana ni Fonton, kay Alice Oakheart, anak ng Lord of Old Oak. Inamin sa pamamagitan ng postern gate ng isang taksil na lingkod, pinatay ng mga Wild attacker si Lord Oakheart at ang karamihan sa mga bisita sa kasal, pagkatapos ay pinatingin ang nobya habang hinahalikan nila ang kanyang asawa. Pagkaraan ay halili-halili nilang ginahasa si Lady Alice at ang kanyang mga alipin, pagkatapos ay dinala sila at ipinagbili sa isang alipin na Mirish. Noong panahong iyon, ang Dorney ay isang umuusok na disyerto, na dinaranas ng taggutom, salot, at pagkawasak. Isang blasted land, tinawag ito ng mga mangangalakal mula sa Free Cities. Gayunpaman, si House Martell ay nanatiling hindi nakayuko, hindi naputol, gaya ng ipinangako ng kanilang mga salita. Isang Dornish Knight, na dinala sa harap ni Reyna Visenya bilang isang bihag, ay iginiit na mas maagang makita ni Mary Martell ang kanyang mga tao na patay kaysa sa mga alipin ng House Targaryen. Sumagot si Visenya na matutuwa silang magkapatid na obligahin ang prinsesa. Sa wakas ay nagawa ng edad at masamang kalusugan ang hindi kaya ng mga dragon at hukbo. Noong 13th act, si Mary Martell, ang Yellow Toad ng Dorney, ay namatay sa kama habang may matalik na relasyon sa isang kabayong lalaki, iginiit ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang anak na si Nymor ang humalili sa kanya bilang Lord of Sunspear at Prince of Dorney. 60 taong gulang, ang kanyang kalusugan ay nabigo na, ang bagong Dornish na prinsipe ay walang gana para sa karagdagang pagpatay. Sinimulan niya ang kanyang paghahari sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang delegasyon sa King's Landing upang ibalik ang bungo ng dragon na Mer-Axis at mag-alok kay Haring Aegon ng mga tuntunin ng kapayapaan. Ang kanyang sariling tagapagmana, ang kanyang anak na si Daria, ang namuno sa embahada. Ang mga panukalang pangkapayapaan ni Prince Nymor ay nakatagpo ng matinding pagsalungat sa King's Landing. Si Reyna Visenya ay nahihirapan laban sa kanila. Walang kapayapaan ng walang pagpapasakop, ipinahayag niya, at ang kanyang mga kaibigan sa konseho ng hari ay nagpahayag ng kanyang mga salita. Nakipagtalo si Oris Baratheon, na naging baluktot at bitter sa kanyang mga huling taon, para sa pagbabalik ni Prinsesa Daria sa kanyang ama ng kaunti. Nagpadala si Lord Oakheart ng isang uwak, na nagmumungkahi na ang batang babae na Dornish ay ibenta sa pinakamasaklap na brothel sa King's Landing, hanggang sa ang bawat pulubi sa lungsod ay nasiyahan sa kanya. Ibinasura ni Aegon Targaryen ang lahat ng naturang panukala, dumating si Prinsesa Daria bilang isang sugo sa ilalim ng watawat ng kapayapaan at hindi magdaranas ng pinsala sa ilalim ng kanyang bubong, nanumpa siya. Ang hari ay pagod sa digmaan, lahat ng tao ay sumang-ayon, ngunit ipinagkaloob ang kapayapaan ng mga Dornishmen na walang pagpapasakop ay katumbas ng pagsasabi na ang kanyang minamahal na kapatid na si Rhaenys ay namatay ng walang kabuluhan, na ang lahat ng dugo at kamatayan ay walang kabuluhan. Ang mga panginoon ng kanyang maliit na konseho ay higit na nagbabala na ang anumang gayong kapayapaan ay makikita bilang isang tanda ng kahinaan at maaaring maghikayat ng mga bagong paghihimagsik na kung saan ay kailangang itigil. Alam ni Aegon na ang Reach, ang Stormlands, at ang mga Martsa ay nagduse ng malubha sa panahon ng labanan, at hindi rin magpatawad ni kalimutan. Kahit sa King's Landing, ang hari ay hindi nang ahas na hayaan ang Dornish sa labas ng Aegon Fort ng walang malakas na escort, sa takot na ang sisirain sila ng maliliit na tao ng lungsod. Para sa lahat ng mga kadahilanang ito, sumulat si Grand Maester Lucan sa ibang pagkakataon, ang hari ay nasa punto ng pagtanggi sa mga panukala ng Dornish at ipagpatuloy ang digmaan, ang pinakakasumpa-sumpa na gawa ng madugong edad na iyon ay naganap noong 12th act, nang si Wild ng Wild, ang widow lover, ay dumating nang hindi inanyayahan sa kasal ni Sir John Caffarin, tagapagmana ni Fonton, kay Alice Oakheart, anak ng Lord of Old Oak. Inamin sa pamamagitan ng postern gate ng isang taksil na lingkod, pinatay ng mga Wild attacker si Lord Oakheart at ang karamihan sa mga bisita sa kasal, pagkatapos ay pinatingin ang nobya habang hinahalikan nila ang kanyang asawa.
Pagkaraan ay halili-halili nilang ginahasa si Lady Alice at ang kanyang mga alipin, pagkatapos ay dinala sila at ipinagbili sa isang alipin na Mirish. Noong panahong iyon, ang Dornay ay isang umuusok na disyerto, na dinaranas ng taggutom, salot, at pagkawasak. Isang blasted land, tinawag ito ng mga mangangalakal mula sa Free Cities. Gayunpaman, si House Martell ay nanatiling hindi nakayuko, hindi nakayuko, hindi naputol, gaya ng ipinangako ng kanilang mga salita. Isang Dornish Knight, na dinala sa harap ni Reyna Visenya bilang isang bihag, ay iginiit na mas maagang makita ni Mary Martell ang kanyang mga tao na patay kaysa sa mga alipin ng House Targaryen. Sumagot si Visenya na matutuwa silang magkapatid na obligahin ang prinsesa. Sa wakas ay nagawa ng edad at masamang kalusugan ang hindi kaya ng mga dragon at hukbo. Noong 13th act, si Mary Martell, ang Yellow Toad ng Dornay, ay namatay sa kama habang may matalik na relasyon sa isang kabayong lalaki, iginiit ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang anak na si Nymor ang humalili sa kanya bilang Lord of Sunspear at Prince of Dornay. 60 taong gulang, ang kanyang kalusugan ay nabigo na, ang bagong Dornish na prinsipe ay walang gana para sa karagdagang pagpatay. Sinimulan niya ang kanyang paghahari sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang delegasyon sa King's Landing upang ibalik ang bungo ng dragon na Mer-Axis at mag-alok kay Haring Aegon ng mga tuntunin ng kapayapaan. Ang kanyang sariling tagapagmana, ang kanyang anak na si Daria, ang namuno sa embahada. Ang mga panukalang pangkapayapaan ni Prince Nymor ay nakatagpo ng matinding pagsalungat sa King's Landing. Si Reyna Visenya ay nahihirapan laban sa kanila. Walang kapayapaan ng walang pagpapasakop, ipinahayag niya, at ang kanyang mga kaibigan sa konseho ng hari ay nagpahayag ng kanyang mga salita. Nakipagtalo si Oris Baratheon, na naging baluktot at bitter sa kanyang mga huling taon, para sa pagbabalik ni Prinsesa Daria sa kanyang ama ng kaunti. Nagpadala si Lord Oakheart ng isang uwak, na nagmumungkahi na ang batang babae na Dornish ay ibenta sa pinakamasaklap na brothel sa King's Landing, hanggang sa ang bawat pulubi sa lungsod ay nasiyahan sa kanya. Ibinasura ni Aegon Targaryen ang lahat ng naturang panukala, dumating si Prinsesa Daria bilang isang sugo sa ilalim ng watawat ng kapayapaan at hindi magdaranas ng pinsala sa ilalim ng kanyang bubong, nanumpa siya. Ang hari ay pagod sa digmaan, lahat ng tao ay sumang-ayon. Ngunit ipinagkaloob ang kapayapaan ng mga Dornishmen na walang pagpapasakop ay katumbas ng pagsasabi na ang kanyang minamahal na kapatid na si Rhaenys ay namatay ng walang kabuluhan, na ang lahat ng dugo at kamatayan ay walang kabuluhan. Ang mga Panginoon ng kanyang maliit na konseho ay higit na nagbabala na ang anumang gayong kapayapaan ay makikita bilang isang tanda ng kahinaan at maaaring maghikayat ng mga bagong paghihimagsik na kung saan ay kailangang itigil. Alam ni Aegon na ang Reach, ang Stormlands, at ang mga Martsa ay nagduse ng malubha sa panahon ng labanan, at hindi rin magpatawad ni kalimutan. Kahit sa King's Landing, ang hari ay hindi nang ahas na hayaan ang Dornish sa labas ng Aegon Fort ng walang malakas na escort, sa takot na ang sisirain sila ng maliliit na tao ng lungsod. Para sa lahat ng mga kadahilanang ito, sumulat si Grand Maester Lucan sa ibang pagkakataon, ang hari ay nasa punto ng pagtanggi sa mga panukala ng Dornish at ipagpatuloy ang digmaan.